Hi everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, in this video, i-discuss ko sa inyo kung ano-ano yung mga posibleng ma-encounter yung problema sa pagpapalaki ng mga layer chickens o yung mga paitugan. Sa mga nagsisimula pa lang, tingnan nyo hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano yung mga posibleng problema na kakaharapin nyo. Okay, so sana mabasihan nyo to sa mga future decisions nyo sa with either building or sa management ng manok nyo. So before that, shout out muna kina Boss Jojo sa from New Zealand. Hello boss. Kay Sir Renel Binetes at Loopers Milijor. At sa mga subscribers ko, salamat sa inyong suporta sa mga pag-reach out nyo sa akin. Sana nakatulong yung mga videos ko sa inyo. So, sana mag-enjoy kayo at sana matimbang nyo. Ito, simulan na natin yung mga problema. Problema. Sige, ito na. So guys, first problem for me na nakakairita is yung langaw. Yan. Basta mabasa yung ipot nila guys or may sira yung digestive system nila or may langaw na sa palibot nyo, syempre dadapo yan eh. Ipot to eh, kaya mas mabango to sa kanila, attract sila dito. So ito yung pinaka-hate na problem ko ngayon na na-encounter. Is yung mga langaw. Yan, I hate this flies. So, ano naman to guys? Yung sabi ng katiwala ko, season lang ba? May season na maraming langaw, merong hindi. Pero, syempre tayo, gusto nating wala talagang langaw. Ngayon, naghahanap ako ng paraan paano na-minimize to or paano mawala tong langaw. So, yung nagawa ko na spray ng insecticide pero ganun pa rin eh. Meron pa rin. Ayaw ko naman palagi mag-spray kasi yung insecticide nakakaano yan, nakakasira sa manok. Bumababa yung production nila. Kaya, hindi ko na inano, hindi ko tinuloy. Or mag-spray man ako isang beses isang linggo, yan, ganyan lang. Tapos sumubok na rin ako ng chlorine. Wala pa rin. So ang next step ko naman guys is yung ano, yung pagligpit nitong ipot araw-araw. So, wala pa akong ano doon eh, yung sinasabi ko sa inyo na kubo. Hindi pa ako nakagawa. At saka kung ayaw pa rin nila, kung andyan pa rin sila, susubok ako ng probiotics para sa proper digestion, para sa ano nila, gut system nila ng ating manok. Okay, at nag-i-inquire na rin ako ngayon ng mga fly trap, fly bait. Yun muna yung anuhin ko para at least mabawasan to mga hinayupak na to. So, tingnan nyo. Naka, ano na sila o, dumami na sila o. Di naman to ganito kadami nung dati. Ngayon, dumami yung manok natin, dumami sila. Ayan. Isa rin inaano nila yung feeds na basa. Paborito nila ngayon yung feeds na basa. Kaya yan, ito isa sa mga pwede nyong ma-encounter kung hindi nyo ma-manage ng maayos yung ano, yung manukan nyo. Gaya ng sakin. Kasi hindi pa ito perfect eh. Hindi ko pa nakuha yung perfect ingredients sa pagmamanok.
So para di masira din yung tiyan ng mga manok natin, guys, dapat malinis yung tubig, ah. Yung sa akin galing yan sa ano, eh, deep well. Malinis naman siguro yan. So yung paglalagay ng rice hull, guys. So gagaya nito, yung luma kong ano, poultry. May rice hull yan. Ayan, may rice hull. Ang ayaw ko lang sa rice hull is matagal mano. Matagal ma-decompose. Sa nakikita niyo yan, oh, yan oh. Walang amoy. Nababawasan yung amoy, kaso yung langaw hindi mo mawala, lalo na pag andyan na yung langaw. Yung mga ipot na yan, guys, every other day ko yan nililigpit, ha, pero andyan pa rin yung langaw. Siguro nga season nila ngayon, pero gusto ko pa rin yang i-solve. Ayun, hindi ko pa ma-solve, eh. Pakita ko sa inyo, ha, kung bakit sinabi ko na ayaw ma-decompose. Ayaw ma-decompose yung ano, yung rice hull. So ito, guys, yung lumang tapo nila na may rice hull na ipot. So tingnan nyo, ang tagal na ito, mag-iisang taon na to. Yeah, bobo pa yung rice hull, oh. Oh, yung ipot niya wala na. Diba? Tapos magliligpit ka ng rice hull, siyempre every other day. Kakapal yung pagtatapunan mo. Kaya itong septic tank ko, ayan, wala pa isang taon puno na. Tapos mag-aantay ka pa ng ilang, iwan ko, oh. So nakita nyo doon, hindi naman na nalanta ng mabilis. So matagal pa to bago bumaba. Kaya ayaw ko sa rice hull. So kahit may rice hull yan, guys, kung basa yung ipot nyo, tapos ilagay lang dito sa septic, sa imbakan nyo, na hindi toyo, magkakauod yan. Magiging langa ulit. Okay, so yan, guys, basa yung ilalim nito. Kasi hindi ko pa nalagyan dito sa bago, kasi di pa naayos yung butas. Eh dito kumuha natin ang bak. Kita niyo yung rice hull, guys. Ano ang ginagawa? Parang oh. Sa ilalim yan, basa yan, eh. So bukas i-scatter ko pa yan. Paninipisin ko para ano, maging toyo. So kung ma-solve ko na tong problem, guys, ipo-post ko na lang din. Bigay ko sa inyo to para aware kayo na pwede nyo ito maging problema. Kaya importante na malayo kayo sa bahay-bahay, kasi doon sa bahay namin dyan, yan, meron na mga langaw. Yan, may nga langaw na dyan. Kaya importante na malayo sa bahay. Yung amoy, tolerable naman yung amoy, eh. Di naman masyadong mabaho, eh. Yung langaw lang talaga para sa akin ang ayaw ko. Ha? Ayos ba, guys? So, dapat yung manok nyo hindi naiinitan. Hindi naiinitan. Yung tubig malinis. Yun yung mga first thing na gagawin nyo. Tapos, dapat protektado yung mga manok nyo sa pabago-bagong panahon. Like kung uulan, yan, mag-ano kayong trapal para hindi sila maulanan. Yan, dyan ko lang nilagay kasi dugtong, halos magkadugtong naman dito, eh. Para malagi malusog yung mga manok nyo. So, yun yung basic mo na gagawin nyo, ha. Bago kayo mag-load ng RTL, dapat ready na yung building nyo. Huwag kayo gumaya sa akin. Okay. So, yan yung isang problema. So, susunod tayo sa isa pa. So, next problem, guys, is tubig. Ha? Kung wala kayong tubig na constant na tubig, mas mahirap
mahirap magpaano ng poultry kung wala kayong constant na supply na tubig. Mas maganda kung may electric pump kayo. Sa akin hindi pa nakakabit. Yan. Dapat kahit tag-init, meron pa rin yung supply ng tubig, guys. So, kung sa lugar nyo, maganda yung supply ng tubig. Yan, ayos yan. Ayos yan paglagyan ng poultry. Kasi, kung may tubig lang ako, oh, dito. Madali lang to, linisin ko lang yan. Tapos, high pressure lang, di ba? Eh, useless naman kung gagawa pa ako dito ng kanal. Wala naman ako masyadong tubig. Hindi naman ako pa makapagbanlaw. Pero kung may tubig na ako, edi sinama ko na sana sa plano ko yan. Di ba, guys? Kaya, mano-mano muna ako dito. Habang hindi pa ako nakakapag drill na maganda, magandang source ng tubig. So, isa pang problem, guys, ha? Isa pang problem na pwede nyo ma-encounter is yung init. O, tingnan nyo yung mga manok, guys. Nakabuka yung bibig. O, sa init ng panahon. Diba? During these times, pwede nyo sa bigyan ng electrolyte. At saka sa ganitong mainit na panahon, dapat palagi nakamonitor yung tubig. Dapat hindi sila maubusan ng tubig, guys. Kasi sa tag-init, ano yan sila? Maksaya yan sa tubig. Times 2 yung consumption ng tubig nila. Tsaka, tingnan mo, yung iba daw namamatay, guys. Pero sa akin, wala pa naman. Hindi pa naman ako naka-encounter na namatay dahil sa init. Pero sa ibang group, may nag-post na namatay daw ng hina tapos namatay. So, sa building nyo, guys, mas maganda kung mas... kung light materials nga para hindi masyadong mainit yung loob. Ito plano ko pa lagyan ng ano to eh. Yung anong tawag diyan? Protection ba? Kasi pag ganito direct sa yero, medyo naiinitan ako. Paano na kaya yung manok? So lalagyan ko pa yan ng extra protection. And so guys, doon sa mga malakiang farm, no, hindi simento sila eh. Hindi nakasimento yung ipot nila. Kasi daw, hindi na nila kayang habulin yung paglilinis araw-araw or every other day sa mga ipot. Lalo na yung mga nasa 2,000 heads. So, yung sahig nila, guys, is lupa. Tapos, itong ano nila is napakataas niyan. Nakikita yun yung mga design ng building na mataas, yun, libo-libo yan. Tapos may nilalagay na lang silang chemical na pampatuyo ng ipot. So, isang nagpapakontribute ng pagbasa ng ipot is yung nipple drinker. Ha? Guys, pag gumawa kayo or kumuha kayo ng mga set, mas maganda yung nipple drinker na may sahod. Marami ang style pero mas maganda yung ano, ha, basta may sahod, guys, para hindi nababasa yung ipot nyo sa baba. Okay, nag-order na ako, kaso ngayon lockdown, hindi pa daw mapadala, kaya antay-antay na lang muna. Enjoy muna kayo mga langaw dyan. So next problem, guys, is yung biosecurity. So dapat yung mga alaga mo naka ano sana yan? Nakabakod. Tingnan sa akin, hindi nakabakod. Kaya ayan, nakapasok yung isang alien. Tapos minsan, umaakit pa yan dyan, nakikihalo, nakikikain din. Ang kapal na mukha. Tapos guys, nadidisturbo pa yung alaga natin. Tapos yan, pwede pa yan pagmula na sakit. So dapat nakakulong yan, guys. Nakabakod yan para wala makapasok. O diba, ito, lagyan nyo ng screen yan. Magastos, guys. Kaya ako wala pa. Pero nag-order na ako ng ano, ng net. Yung 0.75 lang yung butas. Tapos 10 feet. 'Yan yung ibakod ko dito. Diyan palibot. 'Yan.
So maganda rin nakabakod guys, para wala masyadong, wala mandaling makapasok. Tapos doon sa gate mo, lagyan mo ng napakan na may disinfectant guys. Kung may napakan na sila mga virus-virus dyan, hindi makapasok sa farm mo. So next problem guys is sakit. So hindi po immune yung, kahit may vaccine yan yung mga alaga nyo, hindi yan immune sa mga sakit. May resistance sila pero hindi mo pa rin masabi na 100% na immune yan. So sa akin ngayon, yung bago kong dating, may sipon na yan. Sineparate ko na yung may sipon. Siguro swerte pa rin kasi nakita ko sila na maaga. Kasi doon sa nakikita kong iba guys, yung mga ulo niya yan, pag gumabi na yung sipon na yan, lumulubo yan. Namumuo yan sa loob, hindi makahinga. Dyan sila sa loob mo. Kaya sa tingin ko ito, nasa early stage pa lang na sipon kasi maliliksi pa yung mga manok na yan. Pero kung titingnan nyo yan sa mga ilong nila, may mga basa-basa na yan. So yan guys, pag may nakita kayong hindi maganda, separate nyo na agad para hindi magkahawaan. Isa pa, cannibalism. Yan guys, bago-bago pa lang ng itlog, yan, tinira nung isa. Yeah, yan, sineparate ko. Yan, dugo-dugo pa yung niya. May dugo-dugo pa yung muso niya. So, kung pwede pa lang gilitan to, gigilitan ko na to. Ha? Yan, sineparate ko yan para maghilom yung sugat niya. Tapos, yan, sineparate ko para maging leksyon. Yan. Wala na siya makain. Diba, sinabi ko doon sa tips ko dati na dapat may spare kayong cages. So nagamit yung mga spare ko, yan. And kung may sakit yung mga alaga nyo dito, masasabi ko na mas maganda kung may kakilala kayong mga technician or veterinarian. Di sa akin, nagtanong na ako doon sa technician ko, anong gamot. Siyempre binigay sa akin. Diba? Pero guys, yung mga feed supplier, may mga technician yan sila. So, yan, nag-aagawan yan. Marinig nila na, magpapatayo ka. Sige, ako na ano sa iyo. Yan, tutulong sila sa inyo. Diba? Para doon ka kumuha ng sa kanila. Diba mo, sa akin, may isang brand ng feeds na technician na pumunta dito. So, in-encourage ako na lumipat ng feeds. Siya na daw bahala. Tapos, tinanong ko, kaya mo bang alam mo ba ganito? Sabi niya, alam daw. Wala daw problema. Basta lumipat lang daw ako, bibigyan pa niya ako ng mas mababang price kaysa sa feeds. Doon sa group ng FB, ayos din naman yon kasi may nagbibigay din naman ng mga information. May nagsasuggest naman ng gamot. Yun, mas maganda talaga yung physical na nakakausap mo. Diba? Ito, isang klase pa to ng sakit. Ayan, nakalugbok. Pero hindi pa yan guys, may pag-asa pa yan kasi ilang beses na ako nagaganyan. Dahil sa overcrowding siguro, minsan pag magbibigay ka ng patuka, naapakan yan. Kaya dapat tingnan nyo, may naapakan yung kasama niya, ihiwalay nyo na agad para hindi magkaganyan. Or isa pang guys, yung stress or lack of calcium. Kanina bumili na ako ng calcium tablet. Try ko ibigay ito. Yan, hindi masyado makatayo ito Pero nakano na ng ganyan guys. Pumanik naman sa sigla, pinagbibigyan ko lang ng multivitamins. So, isa pang problem guys is yung feeder picking na mga manok natin. Hindi naman yan lahat guys, pero tingnan mo, hindi naman masyado yan. Pero mayroon talagang ganyan. Sinerch ko sa Google, sabi niya lack of protein daw.
So yan guys, hindi ko pa masabi sa inyo kung ano talagang reason, pero yung first reason yan is yung nababasa yung ano nila, yung balahibo nila nababasa. Pagkabasa niyan, makita nung isa, tutukain yan. Tapos ayan na, umpisa na yan, palagi na yan kakain ng ano, minutuka yung balahibo. Balahibo ng kasama niya. So yan lang yun na-observe ko guys. So ito, posible mo to ma-encounter. Hindi ko naman sinabi na mangyayari sa'yo, pero posible. Sa akin ito nangyari, yung iba naman, hindi naman lahat yan. So yan yung mga possible problems na ma-encounter nyo, kaya embrace it. Face the reality. Ano? Mapupultry pa kayo? Poultry pa. So yan guys, mga ano pa naman yan eh. Masisigla naman yan eh. As long as masigla sila, wala problema guys. Basta walang sakit. Bigay ka lang ng kompletong vitamins. Yung vitamins ko ngayon is ito. Guys, kung bumili kayo ng vitamins, huwag yung mga soluble. Kasi pag ito ginagamit ko, yung tubig ko pagkatapos ng 3 days na... Oh. Tingnan nyo, anong ginawa niya. Oh. 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 Di ba? Wala tao doon. Patay na yun mamaya. Ay, kamalikot kasi. So, dapat yung ano, guys, liquid. Para sa akin ha, yung liquid yung maganda. Okay, yun lang ganito. Kasi sa na-experience ko, dudumi yung tubig. Nagkakalumot. Lumot na may kulay. Yung hindi na-dissolve ba? Para sa akin ha. Eh, kung gusto nyo ito mas mura to eh. Ito mas mura to kontra dito eh. So yung ano ko lang guys, ito gamit ko ngayon, Laxovit. Tapos ito, acid pack. Yan, acid pack. Yan yung gamit ko ngayon. So may ito, ano pa to eh. Electrolytes to dati eh. Kasi pag gumagamit nga ako dito, naglilinis agad ako ng ano, ng water tank. Yan oh. Tapos may vitamin C. May vitamin C ako doon. Ayan. Or ito para sa akin problem 'to eh. Kasi dagdag gastos 'to, 'di ba? Bawas sa kita mo 'yan. Kaya ako pag nagbibigay ako ng ano, ng vitamins, kinikwenta ko guys kung ilan yung maubos nila na tubig. Let's say kasi pag magbigay tayo ng vitamins, so tatlong 3 consecutive days in a week. So pagbigay ko ng vitamins guys, mula umaga 4 hours lang yan, 4 to 5 hours. So kinikwinta ko yan guys, hindi ako magtitimpla ng tubig na panghanggang hapon kasi madaling maubos yan. Kaya hanggang doon lang. So 4 to 5 hours from the morning. So let's say naglagay ka ng alas 6, matapos na si Jis, the rest of the day fresh water na, para medyo tipid, at least napainom mo ng vitamins yung mga alaga mo. Para sa akin yun lang yung ma-highlight ko na problem na encounter ko at pwede nyong ma-encounter. So sana pagplanuhan nyo ng maigi yung gagawin yung poultry or papasukin nyo na business. Okay? Dapat iplanado nyo mabuti yan. Gawa kayo na ibang design ganito. Wag ganito kung may ano kayo. Kung may maganda kayong design yan, sundin nyo. So that's it guys. Sana may napulot kayo yung idea para guide nyo sa inyong tatahakin na mga landas sa gitna ng gubat. Ito, si Oliver, ang inyong lingkod, nagpapaalam. So, bye guys! And that's all for my vlog for today. So, don't forget to click subscribe and hit the
notification bell para sa mga incoming videos ko. So, keep safe guys. Bye-bye.